dacă nici așa nu-ți place, ia mai zboară. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So for today's vlog guys, so magbibigay na naman si Auntie Jan ng konting kaalaman at tips sa mga aplikante na gustong mag-apply pa abroad. So may mga friends kasi ako nagtatanong kung ano ba yung mga ginawa ko. Kung paano ba ako nag-apply pa abroad at kung paano ba ako natanggap at natawagan ng mga company. So, guys, ayun yung itatopic natin today. And hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. So, based na naman po ito sa aking experience. So, before kasi guys, nag-work po ako kasi sa Pinas before. Then, every time na uuwi ako galing work, hindi po ako diretso ng Facebook. Dumidiretso po ako ng Google Chrome. So, doon guys, nagsisearch po ako sa POEA, yung mga license company. So, doon po ako nagsisearch ng mga license company, kung ano yung mga available na position na meron sila, at kung kailan ang mga final interview, ang mga initial interview, ganun po yung sinesearch ko. So, syempre, kapag once na maghahanap ka ng trabaho, mag-a-apply ka, ibibase mo syempre yun sa educational background mo and sa work experience. Yan ang madalas na hinahanap ng company. Doon sila madalas na nagbibase. So, ang ginawa ko guys, dahil syempre high school graduate ako, then sales background ang work experience ko talaga since before. So, ayun yung hinanap ko. So, naganap ako ng mga sales staff, merchandiser, yan. Yan po yung madalas na hinahanap ko before. Then, every time na may makikita po akong company na ganito, may hiring sila ng mga ganong position. So, agad-agad, nagpapasa po ako ng resume. So, kapag once nagpasa ka ng resume, guys, dapat laging updated ka sa Gmail account na ipapasa mo. Kasi minsan, or madalas, dun sila nag-i-email sa'yo for initial interview, for final interview, doon sila nag-i-email sa'yo sa Gmail account mo na active. And syempre, dapat active din dapat ang cellphone number mo. Kasi tumatawag sila dyan, lalo na kapag urgent po yung hiring, kapag may mga final interview na urgent, madalas tumatawag po talaga sila. So, kailangan na masagot mo yon. And guys, kung halimbawa naman is college graduate ang tinapos mo, syempre, magbe-base ka sa mga company na naghahanap ng mga college graduate. Kung ganitong work experience ang tinapos mo, syempre, dun ka maghahanap ka ng mga company na kung saan pwede yung mga work experience mo. Yun, guys. And dapat, guys, pag once na nagpasa ka ng mga resume sa bawat company na papasukan mo, kung halimbawa, isalimbawa ako sales, kung ano yung work experience ko, dapat alam ko. Kasi pag once na tumawag yan, tatanungin kanila, anong trabaho ng sales? Dapat guys, bago ka mag-apply ng pa-abroad, alamin mo ang bawat company product na meron sila at alamin mo kung ano ba yung pinapasok mong position, kung ano ba yung mga duties and responsibilities ng position na ina-applyan mo. Kailangan lagi kang ready guys kasi hindi mo alam minsan kapag lalo na kapag urgent, tumatawag sila direct, nagtatanong sila for initial interview. So kailangan dapat guys, alam mo. Meron kang idea kung ano ba yung pinapasok mo. Kasi kapag basta tumawag yan at hindi ka nakasagot, automatic, syempre, mag-fulfilled ka. Ganun yun, guys. So, yun yung pinaka-best tips na maibibigay ko sa inyo. And, kung every rest day nyo naman, guys, wala naman kayong gagawin, yung mga pinasahan yung company or yung mga sinerch yung company na fit naman doon sa may experience nyo, sa educational background nyo, kung malapit lang naman guys, and kung may konting budget, mag-direct kayo, lalo na kapag may mga initial or final interview. Syempre, makikita nyo naman yun guys, kapag once na nag-search kayo, makikita nyo doon kung meron silang final interview, kung kailan ang initial interview nila, puntahan nyo guys. Huwag nyo sayangan yung oras nyo, yung rest day nyo, nang nakatungangala kayo sa bahay. So, puntahan nyo siya guys, magdala kayo ulit ng resume nyo. Then, dapat bago kayo nga pumunta, kailangan malakas ang loob nyo. So, syempre, interview na yon. Kailangan,
ayun nga yung sinasabi ko, paulit-ulit kong sasabihin, kailangan alam nyo ang background company ng pinapasukan nyo. Kailangan alam nyo yung mga produkto at ano yung duties and responsibilities nila doon. Kasi pag basta sinala kayo sa initial interview, ganun po ang itatanong sa inyo. So, dapat alam nyo yun, guys. And, huwag nyo sayangin yung pagkakataon, guys, na kapag may time, puntahan nyo po agad. Ganun po ang ginawa ko before, every rest day ko yan. Nagpupunta ako. And, kapag once na nag-rest day ka, sulitin mo na. Total naman, nag-apply ka na magdala ka ng maraming resume. Kasi, guys, dyan sa mga papasahan mong company, magkakatabi yan eh. Magkakatabi lahat ng company ng pa-abroad. So, lahat yon ginawa ko, guys, pinasahan ko. Pagka once na pagkapasa, minsan kasi may mga company na pinaiiwan lang ang resume. Ganon. Once na nagpasa ka ng resume, hindi lang isang company. Sulitin mo, guys. Lahat ng company na magkakalapit doon, pasahan nyo po. Siyempre, magtatanong kayo kung hiring ba. Kung hindi naman hiring, magpasa pa din kayo. Ganon po yung ginawa ko before. Ang dami kong pinasahan. And meron pa one time, guys, na meron ako direct initial interview. Pagkatapos ko ng initial interview, guys, naghanap pa ako ulit ng panibagong papasahan ng resume. Ganon, huwag nyo sayangan yung time na yon. Kung may time man kayo, huwag nyo sayangan yung time na yon. Lahat pasahan nyo, guys. So, ayun na nga, guys. And kadalasan pa dyan, mas maganda kasi kapag direct ka, nagpupunta doon sa mga company. Kasi minsan, magugulat ka na lang may final interview pala that day. Ganon po yung nangyari sa akin. At sinerte lang din that time na hindi naman sinerte kasi marami na rin talaga akong pinasahan eh. Yung pagkapasa ko that day is final interview. So, dahil nga before nga ako nag-a-apply, inaalam ko na yung mga pinapasahan kong company, inaalam ko yung mga background nila. So, nakasagot ako nyun, guys. So, yun lang naman yung matutips ko sa inyo, guys. Ulitin ko lang, guys, ha. Kailangan mo lang syempre dito lakas ng loob. Kailangan po sigido ka. Hindi dahil nagpasa ka lang, babaliwalay mo na, pabayaan mo na sa company yung resume mo. Hindi po, lagi po kayong mag-a-update sa Gmail. And of course, dapat laging active din yung number na pinapasa nyo sa kanila. Yun po. And dapat, kapag once na may time, kung may pasok ka man, may trabaho ka man, lagi po kayo mag-search sa Google. Wag po kayo laging Facebook ng Facebook ko dyan. So, huwag nyo sayangan yung pagkakataon na meron kayong time na makapag-search ng mga pa-abroad. So, mag-search po kayo sa POEA, mga license company. Then, kung may time po kayo every rest day, puntahan nyo po yung company. Magkakalapit lang po yung mga company na yan. So, lahat po yan papasahan ninyo kung talagang porsigido at willing po kayo na makapag-abroad. So, and yung panglima, guys, panglima ba? Sige. Basta yung tips ko na pinakahuli is dapat alam nyo yung pinapasok nyong background ng company. Alam nyo yung pinapasok nyong position and yung mga duties and responsibilities na position na hinahanap ninyo. So, para hindi po kayo matameme kapag once na may mga biglaang initial interview and lalo na po yung mga final interview. So, yun lang naman, guys, ang maititips ko sa inyo. Huwag nyo sayangin yung oras nyo sa may mga time tayo mag-FB, mag-Twitter, o kung ano pa man na mayroon kayong mga application, mga gaming na yan. So, hindi na kasi tayo pabata, guys, eh. Patanda na tayo. Kailangan alamin na, kailangan maging ready tayo for the future. So, kung talagang bili kayo na makapag-abroad, mamahalin nyo or isa sa puso po ninyo yung mga tips na binigay ko sa inyo. So, yun lang naman, guys, ang maititips ko ngayon. So, before sana ako umalis kasi bala ko mag-church ngayon, guys. So, bibigyan ko lang po muna kayo ng mga tips na alam ko at yung mga nagawa ko before. So, yun lang naman, guys. And sana nakatulong si Auntie Jia ulit sa inyo. And sana subaybayan nyo pa yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. So, yun lang naman, guys. Goodbye, guys. Thank you sa pakikinig. Bye!